sa bayan ng Kapalonga. Dito lamang sa Gabarinas Norte ulit. Ayan, so ba? Diba, first time ko po makarating dito sa Kapalonga. Kaya naman I'm very excited kasi explore na naman natin ang ganda na meron dito sa atin sa Camarines Norte. Let's go na, samahan nyo na ako dahil pupunta na natin ang isa na namang tagong lugar, isang tagong paraiso dito sa Kapalonga. Dito lamang sa Camarines Norte. Let's go! Ngayon, tatawid tayo sa ilog. At syempre yung water, sobrang linis. Kasing linis ng aking pagkatao. Yan, nandito tayo sa water. Oh. Lahat na lang may tawiran, ano? May basaan, gano'n. But it's adventure. Yan, so nakatawid na tayo sa ilog. Okay, perfect. Isa na naman po achievement ito. Hi pula! Ayan, hello. Kamusta ka na? Namiss na kita. Tayo sa Apad Resort kung saan nandito tayo ngayon sa river kung saan ang tinatawag ay Itok River. Kaya tinawag nila itong Itok River kasi nga umiikot-ikot daw yung tubig. Ibig sabihin ng Itok kasi dito sa Bicol is umiikot-ikot. Parang ganda. Sobrang ganda ng water. So, pwede ka mag-dive doon papunta dyan sa river na yan. O, diba? Dito ka na naman lang mapupol sa mga gantong ilog. Pero in fairness, sobrang ganda talaga nitong river na to. At tapos makikita natin doon, may mga cottages din sila, floating cottages. Yan, pwede kayo dyan kumain, pwede kayo dyan. Sabi nila may nagpiprenup daw dyan, may nagpapakasal. So gusto mo nagpa-float kapag nagpakasal ka, diba? So at ang linis ng water, yan o. Oh. Explore natin tong lugar na to kasi sobrang ganda nitong place na to. At kailangan na naman itong ma-discover dito sa Camarines Norte. Tayo sa area ng Apad Resort. Ayan, makikita nyo dyan, meron tayong mga cottages, palibot yan, like that. So, sobrang refreshing ng hangin dito. Kung halimbawang may hindi naman kayo nakapagdala ng food or wala kayong mga snacks, o, diba, meron sila ditong mini grocery. So, sal ng mini grocery. Tatry natin umakyat, pero sana wag tayong madisgrasyo, ano. Ayan, isa to sa mga talunan nila. Dito, my gosh, medyo nakakalula. Yan, oh. Tapos bigla naputol, no? So, eto siya, yan, dyan katatalon. Tapos dun katatalon sa ilog, ganon. Pwede ka dito tumalon kung gusto mo, kung mahilig kang magpa-fall. Sa Balsa Experience na naman. Ah, diba? So, ngayon ay nandito tayo sa gitna ng ilog para experience syempre yung floating ano nila, balsa. So, medyo malalim yung water dito at makikita mo ito, sobrang green talaga niya. Ito naman, dito yung nakikita kanina, yung talo na nila dun sa taas. Tapos may makikita kayo dun sa kubo. Ang gugwapo. Wow! Maganda yung place at sobrang peaceful. Kung gusto mong lumayo muna sa gulo, sa chismi, sa issue, o kung ano pa man, pumunta na kayo dito. Kasi walang gugulo sa'yo dito.
sa kakavlog ko nga, naiwan na naman ako ng... Hindi ko alam kung paano ako mabalik dito. Hoy, patulong naman po. Iniwan na lang ako nito sa gitna ng ilog. Ano ba ito? Hila-hila lang, hila-hila-hila lang. Sige, ang hirap. Kunti na lang, makakababa na. Ang hirap. Iniwan na lang ako dito sa balsa. So, eto na. Kung kinaya, kala nyo, hindi ako makakakyat. Well, well, well. Laking ilog din to. Bakit siya tinawag na sibol? Tinawag siyang sibol kasi Kapalonga is parang growing. Wow! Ah, sibol! Parang papatubong ano. And Kapalonga is known for the black nazarene of Kapalonga. Yes! Kung makalimutan ay lugar ng pilgrimage and eco-tourism destination. Yan! Yes. We are only 75 kilometers from the center ng Daet. Yes! 1.5 hours. And from Manila, 330 kilometers. Perfect! So, around 7 hours. So, yes! Maganda na po ang kalsada dito sa amin. Marami kayo dito ang pwedeng puntahan. Pashalable na. Yes. Pashalable. Marami kami yung may offer na pagkain. Yes, ang sarap. Naku, balita ko. Katain daw tayo mamaya ng Subo, ng mga kung ano-ano. So, excited na ako. Thank you so much, Sir Ron. And visitahin yung napaka-accommodating natin na municipal tourism okay. Sa Kapalong. Thank you po. Bye. Yes! Sibol, Kapalonga. Kakain muna tayo dito sa napakasarap at sikat na daw nakain na dito sa Kapalonga ang Mami Terry's Restaurant at kasama natin si Mami Terry. Hello po! Ano specialty niya dito? Napakarami. Tulad ng mga supo, ganyan. Supo, alimango, all kind of sipo. Ganon. Sana po makarating kayo dito. Upang sa ganon, matikman po ninyo mga kinasasabikan ninyo mga seafoods. Ganon. Lalong-lalo na yung pating. Meron kayong pating dito. Siyempre, lumako na naman tayo sa ating Just Saying para sa ating vlog na ito, diba? At siyempre, ang Just Saying ko lang dito ay itong lugar na ito ay isa na naman sa mga tagong lugar dito sa Camarines Norte. Pero meron sila ditong susubukin yung ano mo, yung mga takot mo, yung mga ganyan. So, ako kasi may fear of heights ako. So, meron sila ditong diving area, meron sila ditong swing area kung saan ay mapupunta ka sa water. Titrinay ko siyang gawin, pero medyo nandun pa rin yung takot ko. Pero yung iba kong mga kasama, like si na Sir Bong at ang ating municipal tourism dito si Sir Rod, ay trinay nila yung isubukan yung pag-dive at pag-swing dito sa river. At nagawa nila, pero may takot din sila sa mga ganyang bagay, pero kinonquer nila. Oh, the word conquer. Ang gusto ko na sabihin is, no matter what, yung mga fears natin, nandyan pa rin yan para sa atin. Nasa sa atin na lang yan kung kailan natin sila susubukin ang ating sarili para mawala ang takot na yon. Pero, if I were you, kung kayo ay adventurous at gusto nyo talaga yung mga diving na ganyan, subukan yung pumunta dito sa Apat Resort dito sa Kapalonga, 'di ba? Parang may mga ganito rin sa ibang lugar like Siargao at iba pang mga lugar dito sa Pilipinas. Here sa Camarines Norte, meron din po kaming mga ganyan dito. At as you can see, napaka-virgin ng river natin. Diba? Parang ako na naman ulit na virgin, ganon. So, yun lamang po ang Just Saying ko ngayon. Maraming salamat po muli sa inyong panunood at patuloy na pag-suporta at pag-subscribe at panunood ng aking V-Vlog. Kaya naman always, be happy!
Be inspired and be motivated every day. Ito lamang po ang V-Vlog. Kita-kita tayo ulit. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Thank you so much!